Do you want to know? Hello mga kakosa! Bakit ko nasabing kakosa? Kasi nakakulong tayo ngayon. Naka-quarantine tayo. Nakakulong tayo sa bahay ngayon kasi bawal lumabas. Kaya magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Kahit pa uso ang COVID ngayon. Ay, sarado. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Mag-film tayo ngayon about sa home remedies natin para labanan natin ang COVID-19. Ito, hawak po yung honey ko. Hello mga guys, ito yung gagamitin natin ngayon sa ating home remedies na sinabi ni Kanuja, yung Indian yata yun siya, Indian actress. Tinry ko rin kasi andito lang tayo sa bahay at saka kompleto naman pang andito naman lahat sa kusina. Ito yung cinnamon. Bali, isang kutsara ang ginawa ko. Nilagay ko. Tapos, ginger. Pinuno ko na kasi pwede namang kalahati lang ditong 5 ounce na to. Kalahati lang siya. Pinuno ko na kasi gusto ko maraming ginger. Tapos, ito yung ating turmeric. Bali, 4 na kutsarang turmeric itong nilagay ko. Mas maganda guys, kung pure yung turmeric nyo, wala na kasi akong pure, naubos na. Bali, na to siya, may timpla na siya. Kaya 4 ang nilagay ko, pwede namang 2 kutsara lang nito. Kung pure ang turmeric nyo, 2 kutsara pwede na sa 1 litrong pinakulong tubig. Ayun, kumukulo na yung tubig ko. At saka ito, pamintang buo na dinurog ko. Ayan. Dinurog ko ng half. Bali, dinurog-durog ko lang siya ng konti para naman mabitak o mabiyak. Para mabilis siya sa, maganda siya sa pagpakulo. Pero pwede naman buo. Kaso mas maganda yung may durog na durog-durog siya para mas mabilis. Diba? Tapos, ito yung ating honey. May isang boteng, hindi na pala siya isang bote. Kalahating boteng honey na lang. Pure yan siya guys. Bali, na to sa akin? Magkalahating taon kasi matagal na to. Kasi 2 bote to, 2 ganitong malaki ang binili ko. Tapos, ito na lang siya ang natira ngayon. Mga 6 months na siya yata ito siya sa akin. Ayan. So, let's go guys. Ilalaglag na. Ayan namang term ko na ilalaglag eh. Ilalagay na natin siya sa pinakulo kong tubig. Let's go! Ayan guys, meron din pala tayong pina-air dry na moringa or malunggay. Gagawin natin yan siyang tea. Ayan, nakulo na siya. Nakulo. Ihuhulog na natin ngayon yung ating turmeric. Wow! Ang ating paminta. Sunod, ang ating luya. Yan. Tak-tak mo, bebe. And then, the last one is the cinnamon. Okay. Yan. Ayan. Medyo imimix natin siya para ma-mix. Ayan. Dahan-dahanin natin. Tapos, antayin na lang natin siya na kumulo ng kumulo hanggang sa 10 minutes na pakulo. Okay na. Kasi ang sabi ni Kanuja, hanggang sa magkalahati yung water. Hanggang kalahati na daw yung water ng nilagay mong pinakulo mo. Ayan, ilipat na siya sa bottle. Kaso ako naman, okay naman siguro yung 10 to 15 minutes na kumulo. Ayan, di ba kumukulo siya. Tapos, hinaan natin yung apoy. Hinaan natin ng hinaan pa natin ng maigi. Ayan. Ayan, hanggang sa 10 to 15 minutes, okay na siguro. A few moments later. Ayan siya, guys. Ayan, tanggalin natin para ano naman siya. Ayan. Tanggalin natin yung mga gilid-gilid na yan. Ibalik natin. Ayan.
Okay. So, ayan, mga kakosak. Mga kakosang nakakulong. Ayan. Tama na to sa akin, guys, kasi ano na siya, 10 minutes na. 10 minutes is okay for me. 10. Ayan. Patayin ko na siya. Nang lumamig na siya, palamigin natin muna bago isalin sa pichel, garapon, or etc. Tapos, mga kakosa, may nakita pa ako sa YouTube na isang remedies pa ulit na bawang lang siya. Kasi ang sabi nga ni Kanuja din, doon sa naanong ko, every morning dapat uminom tayo ng isang perasong bawang. Sa morning, before breakfast, inom tayo ng isang buong bawang sa mainit-init na water. Isang buong bawang yung fresh. Tapos, sa kagaya ko naman na mahirap kumain ng bawang, mahirap uminom ng bawang, pera lang pag pritong bawang sa mga mani, yan, kinakain ko yan. Pero yung fresh na bawang, yan. Hirap na hirap na ako dyan sa mga bawang na fresh at saka yung basta. Ang ginawa ko, guys, kasi may nakita din ako sa isang Facebook, kasi marami nga ako, may marami pa nga akong honey. Naya ko lang din siya doon sa isang ano, pero iba naman ang style ko kasi ang ginawa ko, pinino ko siya, ayan o, tinadtad ko siya ng pino. Pinino ko yung bawang, ayan, may buo pa nga, may malaki pa nga, ayan o. Ayan, tinadtad ko siya ng pino kasi nga, para paggamit ko, maliliit lang siya. Ang gawin ko dito, ibabad ko siya sa honey. Lagyan natin siya ng hanggang dito na honey. Okay? Ayan o. Wala, napadami yung honey ko. Napadami si honey. Ayan. Tapos, takpan natin. Tapos, ialug-alug. Ayan na siya. Ayan. O, diba? Tapos, ang gagawin ko dito sa kanya, ipipreserve ko siya dyan. Tapos, every morning, bago pagkagising ko, maglalagay ako ng isang tubig, mainit na tubig sa tasa, tsaka isang kutsara nito. Every morning, yung empty stomach, in Tagalog, yung wala pang laman ang tiyan. Yung kagigising pa lang natin, okay? Ayan. I-ano natin to, ilalagay natin siya every morning. Tapos, bago matulog, iinom ulit tayo ng isang ganito. Yung sa maaligam-gam ulit na kaya nating inumin, ay kaya na nating tunggain, inumin yan. Antibiotic daw to siya, kaya kailangan nating uminom. Gumawa ako nito, guys, kasi habang hinihintay ko na mailipat ko, maisalin ko yung ginawa kong home remedies na yung 5 home remedies na pinakulo natin. Gumawa ako nito kasi nakita ko din to isa sa Facebook na ganito ang ginawa niya. Tapos okay naman siya, diba? Kasi antibiotic naman ang katawan natin ang bawang. Tsaka magandang maraming benefit sa katawan ang honey. Kaya naisipan kong gumawa din. Kaso iniba ko nga lang ang style dahil nga hindi natin kayang lumunok ng buong bawang. Malalaking, pwede naman kalahati-kalahatiin. Pero mas okay na itong ganito kasi, diba? Maliliit siya. Mabilis lang siyang inumin. Kasi yan lang masasabi ko ngayon na andito lang tayo sa bahay, guys. Sumunod na lang tayo sa patakaran ng ating gobyerno. Huwag naman tayong matigas ang ulo kasi kagaya na lang kahapon, talagang meron akong sinipata ng mata. Kasi nainis ako doon sa nakalinya ako doon kay may binayaran ako sa department store. May binayaran ako alam mo na may mga taong mga ano, matigas ang ulo. Yung pinubuli nila yung mga taong sumusunod lang sa patakaran at sumusunod lang sa kabutihan. Nasipatan ko siya ng, ano ba, alam niyo nasipatan? Yung Tagalog, ano ba yan? Nadilatan ko siya ng mata. Okay, nakamas naman ako, hindi naman ako kilala. Nakamas naman ako. Tapang ako eh, kasi nakamas ako eh. Ano yun sila eh? Apat.
ay tatlo, dalawang lalaki at saka isang babae. Yung babae ang angas eh. Angas pre. Sabi niya, hindi totoo yan. Kung mamamatay ka, mamamatay ka talaga. Ganon. Sabi niya eh, yung mas na yan, di rin totoo yan. Pasikat lang yan para mabenta ang mas. Napakakitid ng mga utak nila, di ba? Nakakahiblad minsan, pero buti na lang nakamas ako. Inilatan ko nga siya ng mata. Lumingon ako kasi kasunod ko siya, nasa likod ko siya. Nilatan ko nga siya ng mata ko. Tapos sabay. Kasi nakita niya na may distancing, di ba? Ipinaiiral yung ano, 1 meter, one meter distance. So, sumunod naman kami. At ako pinakalas. Siya ang sumunod sa akin. Bali, tatlo kaming ano eh, mapapait eh. Sumunod sa ano eh, patakaran. Tapos siya ang sunod ko. Daming dada, ang daming yoyo. Tapos, binubuli kami. Tapos, meron ding ano, meron ding dalawang nakasunod sa kanya na isa rin mga bully, ang mga, nako. Buti na lang talaga, nakamas ako eh. Tatlo sila eh. Yan, tapos sabi pa, daming dada eh. Kaya, sumunod na lang tayo guys, para ito ay malalampasan naman natin itong lahat. Ito ay pagsubok sa atin, kung hanggang saan talaga tayo. Kaya, pray, 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 and pray. At saka, itong mga ginawa nating mga prevention, sumunod lang talaga tayo. Kagaya ngayon, nabawal ng palapasin halos ang mga tao pag hindi naman importante ang lakad. Kasi nga, di ba, mabilis makahawa. Tapos ngayon, pagka ano pa naman, gobyerno na naman ang sisihin. Hello again, mga kakosa. Andito. Ito na yung niluto natin kanina. Kaya medyo kumuha na ako at pinaano ko na. Kinalahati ko lang yung tasa kasi tingnan mo naman yung tasa ko, di ba? Oh, kalak. Eh, gusto ko isang tunggaan lang eh. Ito, nag-try na ako ngayon para makita nyo na kung anong gagawin natin. So, ito. Tapos, lagyan natin. Ito yung panimpla natin ngayon. Ito pinakaasukal natin, yung honey. Yan. Bale, isang kutsara lang ilalagay ko kasi ayoko nang masyadong matamis. Yan. Isang kutsara. Tapos, yan. Yan ang pinaka lasang honey. Yan. Mga pe ta guys, mga pe. Parang kape. Umitim siya kasi meron siyang diba, meron siyang luyang dilaw. hindi maalala. Luyang dilaw or han-eyed honey. Turmeric. Meron siyang turmeric at saka meron siyang cinnamon. Kaya nagkaganito ang kulay niya. Tapos nilagyan pa talaga ng paminta. Yung paminta, di ba dinuro? Bagay yung paminta, hindi naman yung nagkukulay eh. So, para sa ating kalusugan, para sa protection ng ating mga katawan, gawin niyo na guys. Lalo na ngayong nasa ano tayo, nasa ganitong kondisyon ang ating mundo. At saka, isang ganito lang, isang inuman lang para diretsong inum nyo na ba? Eh? Diretsong tungga nyo na. Kaso hindi ko pa matungga. Maya, maya guys, pakita ko sa inyo. Kasi, mainit eh. Hi, eto na guys. Medyo, kaya-kaya ko na siyang inumin. Kasi nga, malamig na siya. Hindi naman malamig, maaligam-gam na siya. Try muna natin. Masarap siya, boys. In fairness. Masarap siya kasi may amoy cinnamon at saka may honey, matamis. Medyo maanghanga lang siya kasi diba dinamihan ko ng luya. Pero I like it. I love it. Masarap siya. Gusto ko yung maraming luya. Try nyo na to guys kasi kailangan natin to ngayon guys. Kaya please gawin nyo na kung meron man kayong mga ganito sa bahay. Kahit may isang kulang lang, kahit hindi kumpleto, kahit walang cinnamon. Kasi yung pinakamadali lang mabili, yung luya at saka paminta. Yun. Importante lang may honey kayo kasi ang honey, pampatanggal talaga ng pampatamis talaga dito. Diba? Kaya maghanap na kayo ng mga honey. Kahit wala na, hindi na siya kompleto. Meron man kayong, yung luyang dilaw, yung fresh na luyang dilaw, yun. Mas maganda yun. Ano yun eh?
American in English. In English, American eh. May tanim nga ako dyan sa likod na luyang dilaw. Kaso hindi pa siya. Medyo nagkaramatay nga siya eh. Iwan ko ba kasi sa sobrang init siguro. Tapos, naliliit pa yung mga ganito pa lang yung butil niya. Yung buto niya. Kaya, tsaka meron naman akong powder na nabili. Kaya yun, yun ang binili ko. Kung meron kayo nun, may tanim kayong luyang dilaw or turmeric in English. Yun, the best. Mas maganda yun, fresh. Pakuluan niyo, isabay niyo sa luyang, luyang, luya natin na yung luya na pangluto at saka turmeric at saka paminta. Okay na, okay na. Tapos, meron kayong cinnamon. Mas maganda kasi mabango siya talaga. At saka ang cinnamon din, marami ding health benefit sa ating katawan. At saka, syempre, honey, para tumamis ang ating buhay. Tumamis ang ating inom. Ito na, sige akong dada. Inom na nga tayo. Kasi nadala yung luya. Bunso, uminom ka na. Painumin kong pilit yung anak ko na yun. Mga anak ko, lahat ng mga anak ko, paiinumin ko. Kasi nga, hindi natin alam ang panahon, Diyos ko Lord. Ano na bang nangyayari sa mundo natin? Kaya, please, mga kakusa, maging masunurin na lang tayo sa ating gobyerno. Huwag na tayong maging bully pa, huwag na tayong kumalaban pa, huwag na tayong marami pang reklamo. Kasi ito ay para naman sa kabutihan natin kasi sila ang nakakaalam kung anong mas maganda sa karamihan, sa ating karamihan. Huwag na tayong matigas ang ulo at saka number one, pray at saka gumawa na kayo nito guys. Gumawa na kayo, promise. Gumawa na kayo niya. Pang-prevent sa ating mga ano, pang-paglaban sa mga sakit-sakit. Kasi ano naman, di naman siya gaano kamahalan. Andiyan lang sa tindahan, sa sari-sari store. Hanggat may mabili pa kayo, guys, bumili na kayo. Kung may tanim kayo, magbungkal na kayo at gawin nyo na. Madali lang naman siya, guys. Napaka-easing gawin, pero napakalaking tulong sa ating katawan, sa ating pamilya, lalo na sa ating pamilya. Kasi bawal magkasakit ngayon, lalo na wala tayong mga milyones, di ba? Sarap naman siya. Hindi naman siya ganun kapangit ang lasa. May lasa nga siya. Para sa mga bata, mahihirapan tayo. Pero konting uto-uto lang sa mga bata. Kasi, wala yan. Kahit anong edad pwede itong inumin. Kasi nga, ano, di ba? Herbal. Yeah. So, dito na lang ang ating ginawa ngayong araw na to. Sana malaking tulong to sa inyo. Ako po si Mama Che na nakikiusap sa inyo, mga kakosa, na maging madasalin, maging mabait, masunurin, hanggang sa susunod na muli. Ako po si Mama Che, laging nagsasabing always pray and God bless you all. I love you.